Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. At may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa Ebanghelyo po natin ngayon ay sinasabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at kapatid?" At nagbigay po siya ng qualifications, sino sila? Yun daw yung tao na nakikinig sa salita ng Diyos at tumatalima dito. Minsan pa sa ating buhay Kristiyano, magkaurugtong ho ito. Hindi lang po tayo nakinig. Hindi lang natin pinakikinggan ang salita ng Diyos. Hindi lang natin sinasabing, "Father, na-inspire ako sa word ni God sa akin. I've been inspired by the scripture." Pero magandang ituloy eh. Ano yung part 2? From inspiration, o sabi niya, "Na-inspire ho ako. Sana magtuloy ho yan na yung pinakinggan ay sinusundan. Sana ho magtuloy na mula sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ho ang humuhubog sa ating buhay. Yun ho yung sinusundan natin. Hindi lang natin siya narinig, kundi talagang pinakinggan." Ibig sabihin ng pinapakinggan natin, sinasabuhay natin yung naririnig natin. Pinagsusumikapan natin na maging parte ng buhay natin ang pagtalima sa salita ng Diyos, ang pagsunod sa utos ng Diyos sa ating buhay. Kahit sa simpleng pamumuhay ng mabuti, doon tayo tumatalima sa utos ng Diyos. Maganda ho no, sa santong pinagdiriwang ho natin ngayon, si San Francisco de Sales, ay sinasabi niya ho sa atin, sa kanyang mga sulat, paano ba maging isang banal na Kristiyano? At nasabi ho niya, ang pagiging banal at mabuting Kristiyano daw, ay ang paggawa ng pang-araw-araw mong gawain nang mahusay at para sa Diyos. Kung ikaw daw ay isang tatay, maging Kristiyanong tatay ka. Kung ikaw ay nanay, maging isang mabuti at Kristiyanong nanay. Kung nagtatrabaho ka, maging isang mabuting katrabaho. Doon daw ho tayo nagiging banal. Doon tayo lumalago sa ating pagsunod sa kay Jesus. Pagiging banal kung nasaan ka man. Pagiging mabuti dahil ang pinapakinggan natin at ang sinusunod natin ay ang kalooban ng Diyos. Hindi ho kalooban ng Diyos ang manira ng kapwa. Hindi ho kalooban ng Diyos ang ipahamak ang iba. Hindi ho kalooban ng Diyos na abusuhin at lamangan ang iyong kapwa. Ang kalooban ho ng Diyos sa atin, paano natin magpagmamalasakitan ang kapwa ho natin?
paano natin may papakita ang ating pagmamahal sa ating kapwa Kristiyano. Kahit sa simpleng pamumuhay natin, doon natin ho nakikita ang bunga ng salita ng Diyos sa buhay natin. Sa pagbabago ng ating puso, sa ating pagnanais na tumalima sa Kanyang salita, at higit sa lahat ho, ang tao na nakikinig sa salita ng Diyos, lumalago ho sa kabutihan at kabanalan. Kaya magandang imbitasyon ho sa atin ito bilang mga Kristiyano na maging mga tunay na kapatid ng mahal na poong Jesus Nazareno sa pakikinig ng sa Kanyang salita at pagtalima natin dito. Amen.